so sorry. Nung inuwi ko yung mga bata dito kanina, I should have foreseen na mangyayari to. You do not need to apologize. I shouldn't have let this happen. Siya yung nagsimula. And you just defended yourself. Narinig mo. Yung tungkol sa necklace at sa trust fund? Yes. Audrey, noon ko ba tinabi yun para... It's okay. I understand. She's your daughter. Pero next time, kung okay lang, baka you can tell me about it. Kasi yung mga ganyang bagay, hindi dapat sinisikreto sa isa't isa, diba? You're right. Napaka-komplikado ng lahat. When was it not? I need to take this. Excuse me. Nasa Mindoro ko na. Yes. Pero wala pa sa amin yung technician. Apparently, by the time that we got here, nakaalis na siya. Mukhang sinasadyang magpalipat-lipat para mahirapan kami. Of course. Papa is behind this. He will not make this easy for us. Too bad for him. Hindi ako madaling sumuko. We have an idea of his exact whereabouts. Troy, sa tingin mo nakatunog si Audrey na papunta akong Mindoro? Posible kasing siya nagsabi sa papa mo kaya biglang nalipat yung witness. No. I am certain. Wala siyang alam tungkol dito. Look, Troy. I know you're trying to make peace with your wife for the sake of Raven. But allow me to remind you. We cannot trust Audrey with this case. We both know where her loyalties lie. I know that might make things a little bit more complicated for you. But I also know that you want Rika to win this case. So just be careful. Thank you. Kasama na raw ni Rika mga kapatid niya. Okay na raw. Buti na lang nagmotor si Kyle. Ready nagka-opportunity sa ni Rika. Kakabati na siguro mga yun, no? Tatahimik na yung kaibigan natin. Ititigil na yung mga toad moves niya. Sakit sa mata, eh. Nga pala. Saan ka pala galing kanina? Akala ko sinundan mo si Rika. I saw Kyle with her. And I knew she would be fine. Kaya I just grabbed something to eat. Grab something to eat. With Nicole? Ikaw hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Nagiging serious na ba kayong dalawa? What do you think? Fun. Hindi mo kaya maging serious. Puro serious fun ka lang. Don't you think it's time for a change, dude? Kasi, ni Leslie, feeling ko getting serious na. Si Kyle, pag nagka-opportunity ng Karika, seryoso yan for sure. Mamaya niyan, ikaw na lang matirang binata sa ating tatlo. Nakakapagod din yung puro fun and games, no? Think about it. At may pupunta lang ako. Hello there!
Sorry, nag-snap na naman ako sa'yo kanina sa office. Tapos, ngayon nakahiga ako sa balikat mo na parang wala kang mas importanteng bagay na pinagkakaabalahan. I'm so sorry. I'd rather be here. Axel yung motorcycle figurine. Kaya akala ko siya yung nag-invite sa akin sa lunch. Kanina ko lang nalaman nagmamotor ka din pala. Actually, yung kotse ko pang trabaho ko. Yung motor, more like a hobby. Actually, na-enjoy ko nga yun eh. Kung pwede nga lang magmotor lang ako palagi, gagawin ko parang si Axel. So, bakit hindi? Mag-aalala lang yung nanay ko, magtatalo pa kami. Hirap talaga ka-debate ang nanay. Exactly. Tungkol pala dun sa nasabi ko. Gusto ko lang mag-sorry about the professional thing. Akala ko kasi nakabuti para sa'yo kung didistansya ako. Baka lang nakakatagdag ako sa isipin mo. But I regret it. Kaya kita in-invite sa lunch para sabihin yun sa'yo. But despite my best intentions, lalo pa ako naging pabigat. Lalo pa ako nakadagdag sa confusion mo. Lang pa talaga yung dahilan, sir. Alam ko meron kaming connection. Alam ko na pinagkakatiwalaan niya ako, na kailangan niya ng kaibigan. Pero sa bawat araw na nagiging mas malapit ako sa kanya, alam ko na mararamdaman din niya na higit pa sa pagkakaibigan yung gusto ko. Sana ganun kadali, pero hindi. Marami na siyang karga, marami na siyang iniisip at nararamdaman. Ayoko na makadagdag pa doon. Lalo na sa nangyayari ngayon. Hindi ako pwede maging selfish. Paano ka naman magiging pabigat, sir? Eh, ako nga itong naglalabas ng sama ng loob, nag-iiyak, at nagpabigat ng gabi mo. Di pwede kang gawin para bumawi ka sa akin. Paano? Hindi na naman off-limit sa atin itong rooftop.